Okay, URL routing na tayo. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano nag-work yung views and yung ating urls.py file. Kung paano sila nagre-return ng template sa ating mga users. So si Django, ni-store niya yung mga URLs sa pamamagitan nitong urls.py file. And once na tinype natin yung URL path, ang trabaho ng file na to is hanapin yung pattern na tinype natin dun sa browser and i-return yung page na yon or yung template. Meron ako ritong diagram para mas magets nyo bago natin siya i-code. Yung example natin dun sa first tutorial, di ba, Facebook yon. So, eto siya. https://www.facebook.com/home. And eto yung mga paths na meron tayo. Naglagay ako ng home, profile, pages, marketplace, and games. Dito, nakikita nyo naman na meron tayong list ng URL patterns. Karamihan, ganito yung makikita nyong patterns sa iba't ibang examples. Pero, bawat isa ron, syempre iba yung path. Iba-iba yung page na nire-return. Dito sa sample diagram, yung pattern natin ay, yan, ganyan, https://www.facebook.com/home. Nag-match siya dito sa home. So, sa case na to, yung home page yung ire-return niya. And yung home page naman ay ire-return itong return home page function. Actually, itong list na to, yan yung mga functions na nasa views.py file. Sila yung nagpo-process ng mga infos and then ire-return nila yung page or yung template sa atin. For example, papalitan natin to ng marketplace. So, ang iti-trigger niya ay yung return marketplace page function. And ang ire-return naman ng function na yan ay yung marketplace page. Ganun. Okay, let's start. I'll give you an example. Balik tayo sa urls.py file. Start tayo sa pag-i-import. Lagay nyo lang from django.http import http response. Make sure na capital yung letter R. Gagawa muna tayo ng dalawang views. Gagawa tayo ng home page and client page. Def, short for define. Yung def is ginagamit siya to create functions kay Python. Okay? Def home. Home yung name ng function. And yung function na to ay kailangan ng request. So, open and close parenthesis, request, colon. At yung i-return niya ay HTTP response. So, return HTTP response. Yan yung sense ng in-import natin. Diyan sa response, magre-return tayo ng string. So, open and close parenthesis, single quotes. Sa loob niyan, ang gusto kong i-display natin ay homepage. Yan. Copy-paste natin. Gawa pa tayo ng isa para sa client page. Palitan niyo lang yung name ng function. Sa akin ay gagawin kong client. And yung string na ire-return, syempre, client page. Ayan, meron na tayong functions. Dito na tayo sa URL patterns. Gagawa tayo ng paths. Sa home page, path, open and close parenthesis, then, single quotes. Teka. Dito sa browser, blanco lang, di ba? Yung port, 8,000 lang. So, iiwan lang din nating blanco to. Yan yung default ni Django. Kapag empty string, ibabalik lang sa atin ni Django yung base URL. Ngayon, kailangan na lang nating sabihin kay Django kung anong view yung connected dito sa URL path. So, syempre, comma, home, comma, sa client page, obviously, client,
And for the function, client, then don't forget the forward slash, okay? Okay na? Balik tayo rito sa browser. Dapat lalabas tong string natin, yung home page. Yan. Refresh ko lang. Kanina, wala pang laman yung default page natin. Ngayon, meron na. Ito, home page. Try ko naman tong client page. Type nyo lang yung ginawa nyong function. Sa akin ay client. So, client. Ayan. Client page. So, ganyan yung basic concept ni Django. Sana na-gets nyo? Okay. Burahin na natin yung dinagdag natin sa URLs. Itong part na to, itong pag-i-import ng HTTP response, kukunin natin yan. Gagamitin pa natin yan. Itong functions, hayaan nyo muna, kukunin din natin yan mamaya. Ngayon, dito sa loob ng inventory folder, open nyo lang yung views.py file. So, dyan, gagamitin ulit natin yung HTTP response. So, paste nyo lang dito sa taas, yung pag-i-import, okay? Dito sa ibaba, yung dalawang views na ginawa natin kanina, dyan yun ilalagay. Lahat ng functions, dito sa views.py file nilalagay. Dito sa inventory app, kailangan din natin ng urls.py file. So, magkikreate tayo. Make sure lang na nasa loob kayo ng inventory folder ha. Right-click, create new file lang, pangalanan yung urls.py. Punta tayo rito sa baseurls.py file, itong nasa labas. Copy lang natin yung ibang infos, then paste natin dito sa ginawa natin. Hatiin ko para makita nyo both. Yan. Kunin nyo lang tong from django.urlsimport path. And itong URL patterns. So, gumawa tayo ng another urls.py file para hindi rin halo-halo rito yung mga file paths. Bali, ang mangyayari, pag may nag-type dito sa base URL, hindi yun didirekta sa kanya. Masisend siya rito sa ginawa nating urls.py file. And siya na yung bahalang mag-process nun. Next, balik tayo sa views.py file. Palin-add na natin dyan yung first two functions na ginawa natin. Magdadagdag na lang tayo. Copy-paste lang ulit. Palitan lang natin to ng project sites. So, project underscore sites. Itong isa, houses. Add pa tayo ng dalawa para sa lots and agents. So, meron na tayong six functions dito sa views.py file. Next, kailangan natin itong ilagay or i-import dito sa ginawa nating urls.py. Close muna natin itong baseurls.py. Hindi muna natin siya gagamitin sa ngayon. Hatiin pa rin natin. So, from dot import views. I-import lang natin lahat ng laman ni views.py file. Dito tayo sa loob ng URL patterns. Di ba binigyan natin ng names yung mga functions? Ngayon naman, dito naman sa file path. Dito sa path na to, yung home, di ba? So, views.home, comma, copy-paste na lang natin. 5 times, since 5 pa yung views na tatawagin natin. Views.client, views.projectsites, views.houses, views.lots, and last ay yung views.agents. Next, gawin ko lang saglit tong path, home, leave it blank. Next, client forward slash, huwag niyong kakalimutan yung forward slash, nulit ko lang ulit na reminder. Next, project sites, then houses, lots, and agents. Yan. So, dito sa views.py file,
gumawa tayo ng functions. Then, tinawag naman natin tong mga functions na to dito sa urls.py file. Makikita nyo naman dito sa documentation ng base URL kung ano yung mga kailangan gawin sa part na to. Yung mga ginawa natin actually. Nakalagay din dito na kailangan din nating maglagay ng include function. Add natin. So dito yan, sa from django.urls import path, comma, then yung include na word or yung include function. Then, hahayaan lang natin yung admin page, di nyo siya gagalawin, pero mag-a-add tayo ng another URL pattern. So path, open and close, parenthesis ulit, single quotes. But this time, hindi tayo magtatawag ng function na gaya ng ginawa natin kanina. This time ay i-specify lang natin yung name ng app. Yung sa akin ay inventory. So yan. Comma. Then include. Open and close parenthesis ulit, single quotes. Then yung name ng app. Inventory.urls. Sa inyo kung ano yung name ng app nyo. So, tuwing i-call natin tong URL route, hahanapin niya ngayon yung inventory folder. Then, hahanapin niya yung urls.py file. Kung aling path man yung i-call natin dito, iti-trigger niya ngayon yung functions dito sa views.py file. Palitan ko lang din tong string na re-return ng templates natin. Sa project sites, so project sites page, houses, houses page, lots, lots page, agents, agents page. Okay. Alisin na rin natin tong path ng admin. Di na natin siya kailangan. So, nakikita nyo ba yung connections nila? Try natin. Punta tayo sa browser. Project sites. So, project underscore sites. Yan. Project sites page. Okay. Houses. Next, lots. Agents. And balik tayo sa home. Bali ganyan nag-work yung views and yan din yung URL routing. Okay. So next tutorial naman ay templates na tayo.